Win tayo itong Samsung. Ang problema niyan ay buksan natin. Okay, so makikita nyo kung nagunang bukas ay ganyan siya, no? So parang kagaya to sa Sony na ginawa natin, kaya lang ito nagba bar lines. Yung sa Sony kasi natin yung parang ganyan sa gilid lang siya, no? Pero ito nagkakaroon ng white na bar. Tapos horizontal and vertical lines din siya. Okay. Yan. So makikita nyo, nagkaka-raster siya pero mayroong flicker na screen sa labas. So nagkakaroon pa siya ng display na no signal. Pero hindi talaga nawawala yung flicker ng screen niya. So parang nag-i-slow pa siya or nagpo-pause pa yung screen natin. You know. Okay. So nasa ano ito? 43 yata ito. Buksan natin. Ito yung model niya. You know, Samsung model 43. Ito na yung pinaka-board natin. Tapos mayroon siyang tikon. Top board. Okay. So problema nito ay kagaya doon sa ginawa nating Sony, no? May hawig siya doon. So try natin yung ganong setup. Gagawin natin dito. Titingnan natin kung mapapagana natin siya. So una natin gagawin dito, i-modify muna natin yung clock. Okay. So susukatin natin yung kanyang DC to DC kung mayroon. So malamang mayroon yan kasi may display, ano? So mayroon tayong negative 5 dyan. Okay. So sa ganitong tikon, yung add even signal natin ay ito yon. So yung nakasulat dito ay BDD1, BDD2. Okay, pero yan yung ating add signal. Add even signal. Tutukan natin. Yan, no? Yan. Negative 5. Lilipat ng 29. Okay. So, ganun din ito. Isa. Okay. So, ito yung ating BGL. Ito yung BGL natin. Tapos hahanapin natin yung BGH natin. Ito. Okay, so ito yung 29 natin. May nakalagay din dito BGH. So BGH yon, 29. Okay. So i-modify natin ngayon yung LC1, LC2 natin. Ito, pag tinutukan nyo yan, mahahanap nyo yung circuit na yan nang gagaling yan dito sa IC na ito. Ito yung ating add even signal. Okay, so hindi pa natin alam kung saan dito yung add, kung saan dito yung even. Pero yan yung swapping voltage natin. Yan, no? Okay, itong dalawa. Okay, so gagawin natin yan. Ika-cut ulit natin yung circuit natin dito. Tapos maglalagay tayo dito ng BGH, BGL. Hahanapin natin dito kung saan si LC1 or si LC2. Okay? Okay, so ito na, naputol na natin yung circuit dito. Yan, so naputol na, na natin yan. Ito, yan, nakakat na yan, tapos ito nakakat din. So check natin ito kung anong supply ang lumalabas dito. Ano? Titingnan natin kung may swapping voltage tayo dito sa dalawang pin dito. Ito. So, may nakalagay dyan ay 0.5. Okay, wala siyang signal or voltage na lumalabas kundi 0.5 lang, parehas. So, parehas siya. Okay, so maglalagay tayo dito ng add even natin or BGH, BGL. So, hahanapin muna natin kung saan si LC1, LC2 or si add even. So, titingnan natin kung saan si add even dito. Kahit magkabaliktad ka ng kapit dito ng BGH, BGL mo, okay lang. Hindi naman siya masisira. Okay? Kukunin lang natin yung
tamang posisyon kung saan si BGH at si BGL. Kasi hindi natin alam dito kung saan si LC1, LC2, or si add-even. Okay? Mag-modify na tayo ng add-even signal natin, ano? Bali, yan na yung kinapitan natin. Okay? Tapos, nakatap na yan sa ating BGH. Tapos, sa ating BGL. Okay. So, ituturo ko na sa inyo kung saan yung pin ng add-even natin. So, yung dito, sa socket na ito, or dito sa side ng tikon na ito, bali, ito yung add-even signal natin, di ba? Ito yung nilagyan ko ng BGH, yung pin na yan. Tapos, ito naman yung nilagyan ko ng BGL, yung pin na yan. Okay? Ito yung BGH natin, at ito yung BGL natin. Okay? So, mapapansin nyo yung picture nito. Ay, may pagbabago, ano? Oh, mapapansin nyo. May raster na siya. Okay na yung raster niya. Ang problema, mayroon siyang bar lines. Nagkakaroon siya ng bar lines. Okay? Hindi lang. Nakasum tayo. Okay? So, mapapansin nyo dyan, mayroon siyang bar lines. Yung no signal natin ay mayroong guwit-guwit, ano? So, mapapansin nyo yung screen natin, mayroon din guwit-guwit. Pwera lang dito sa pinakababa natin, no? Yung pinakababa natin ay parang may okay pa siyang signal. Pero yung pinakataas natin, mayroon na siyang guwit-guwit na screen. Ito okay, ah, normal ito. Ah. Pero itong taas niya, parang may guwit-guwit. Yan, no? Okay? So, gagawin natin dyan. Gagawin natin, hahanapin natin kung saang side ng unit na ito yung may sira na clock signal. Baka yung isang side lang nito sira yung clock signal, kaya yung display nito ay hindi pa na perfect. Parang kagaya din sa Sony na may isang side na sira yung clock signal saka sira yung add-even. Yung isang side naman sira lang yung add-even. Buo yung clock signal. So baka ganito din ang problema nito. Pero yung ginamit ditong panel ay iba naman, no? So try natin, hahanapin ko muna kung saang side ang may sira na clock signal. Okay, so ginawa natin, nag-remove tayo dito ng clock signal natin ito. Yan. Nag-remove tayo dyan, 2, 4, 6. Okay. So ang naging problema ng screen niya ay, yan, natuluyan, ano? Natuluyan siya. Ibig sabihin, pwedeng hindi dito ang may problema. So, try natin mag-remove dito. Ibabalik muna natin ito. Okay, so binalik ulit natin yung tinanggal natin dito. Ayan, nakabalik na ulit lahat yan. Tapos, testing ulit natin. Titingnan natin kung yun pa rin yung problema niya, no? Yung mayroon pa rin siyang guwit. So, positive nga, mayroon pa rin siyang guwit, ano? Pero may raster na siya. Okay. So, try natin dito magtanggal. Try natin maghang ng clock signal dito. Titingnan natin kung itong side nga ba ang may problema. Okay, so kala ko doon yung clock signal natin, ano? So sinilip ko, wala. Kaya pala wala dahil dito pala. So parang napapansin ko rito yung clock signal natin ay nagkaroon ng umido. Yan o, nagkaroon ng umido. So try muna natin linisin. Baka short lang yung ating clock signal sa ground, kaya corrupt yung screen natin, ano, o magkaroon ng problema. Saka leak yung isang clock signal natin, parang short, oh. Okay, so try natin muna linisin, baka yun lang ang sala rin. Okay, so nalinis na natin siya. Yan, ah, nalinis na natin. Okay, testing natin, titingnan natin kung nagbago ba. So negative, ganun pa rin siya, no? Pero mapapansin nyo yung naging good ng glass niya ay medyo lumaki, ano? Medyo lumapad yung good ng glass niya, okay? So, isa pa. Na-remove na natin yung clock signal dito. Titingnan natin kung itong side nga ba to ang may problema. Okay, so nag-remove tayo dito ng clock signal CLK6 1 to 6, okay. Yan. Ang problema ay lumala siya, no? Yan, no? Lumala siya. Pero parang may okay-okay pa siyang signal dito. Hindi kagaya doon sa isa kanina na talagang nawala.
So, talagang may tama yung unit natin, ano? Okay. Okay, so may isa tayong circuito na na-discover. Missing ang isang circuit, no? So, nagsukat tayo ng clock signal natin. Lahat ng clock signal natin dito. Okay, so lahat ng clock signal natin dyan, yung nasusukat natin dyan ay 11. Pwera lang dito sa isa yung naglagay tayo ng wire. Nasusukat natin dyan ay 8 volts lang. So, drop. Drop yung isang signal na nanggagaling dito. Hindi siya tumawid dito sa ating ribbon, ano. So, nag-jumper tayo dyan. Yan, nag-jumper tayo dyan. Okay. Tapos, dinirekta na natin dito sa ating... So, nakarekta na yan yung wire na yan papunta dito sa ating clock signal na number 6. Clock signal number 6. So, nag-open. Loose. Kaya, nagpa-plugwit yung supply niya, ano. So, mapapansin nyo rito. Ay, okay na siya. Gagawin natin dyan. Ibababad na lang natin ito. Kasi, so, yan na, oh. Pansin nyo ba? Light na light lang yung gas pang ng screen niya, ano? Light na lang yan. So, mawawala din yan. Yun, sa gilid natin, okay na yun. Clear na yung sa gilid natin. Okay. So, papainitin pa natin yan, mawawala yan. Magno-normal na yan. Okay, ganun lang. Okay, so yan na. Normal na yung screen natin. Yan, normal na, wala na yung lines or nagbabar lines, wala na. Okay, so try natin. Bunutin natin. Yan, bunot mo na, tapos saksak natin. Okay, saksak ko lang siya. Yan, lumabas na yung Samsung, ano. So, okay na siya. Okay. So, pwede na. So, nawala na yung guwit-guwit sa taas kanina, yung nagbabar lines, nawala na kasi pinainit na natin siya. Minsan kasi nagbabakat talaga yun. Okay, so gagawin natin, mag-actual tayo. Susukatin ngayon natin yung supply na binago natin, ano. So, ito. Ito yung BGL natin. Yan, negative 5 na lang yan, hindi na siya swapping voltage. Yan, fix na na BGL yan. Ito naman yung BGH natin. Fix na rin ito. 29. Yan. So, nanggagaling yung supply na yan dito. 29 natin. Tapos, yung negative 5 natin, dito naman nanggagaling. So, dito tayo naglagay kasi nga yung circuito na ito, mayroon dito connection. Saka mayroon dito connection. So, hindi na tayo nag-cutting pa dito or dito tayo nag-bypass. Hindi. Doon, mas madali doon. Okay? So, ikakat nyo lang yung galing sa source. Yan. Kagaya nito. Kinat natin yung galing sa source, yung galing dito sa IC. So, hindi na yan papasok dito sa dalawang kong kapasitor. Tapos, dyan tayo nag-tap ng BGH saka BGL natin. Okay? So, ito pa. Ito pang isang nagluloko na ito. Yan. Itong isa, isang clock signal natin dito. Yan. So, try natin i-remove ngayon dito yan. Titingnan natin yung supply ya, para mapakita ko lang sa inyo na naglulos talaga yung supply ng isang ito. Okay? Remove ko muna yan. Okay? Patayin muna natin. So, nabunot na natin siya. Remove ko muna. Okay. So, ito na. Natanggal na natin dito. Ito yung dulo ng isa ang gagaling sa tiko nito. So, masusukat natin dyan ay 11. 11.8. Okay. So, dito, susukatin natin yung dito. Ito yung input niyan. Nagalaw. Yan. Ito. So, nasusukat lang natin dyan ay 8 lang. Oh. 8.1. 8.1 volts. Okay.
So itong katabi niya, masusukat natin dyan ay 11.8. Yan. So ganun din yan, ganun yan lahat. Pwera lang ditong isa. Ito naman ay negative 5. Yan na. Okay. So ito lahat dito ay 11. Ito 5, negative 5. Yan, negative 5. Tapos ito 11.8.7. Tapos ito 11.7 din. So parehas yan, pwera lang dito sa isang sarkito na ito. Yan, 8 lang siya, no? 8.1. Okay? So naglulos talaga yung isang signal niya. Okay, so kinabit na natin siya. Ito na. Susukatin na natin yung supply natin dito. Yan, meron na tayong 11.8. Yan, 11.8. So okay na yung supply niyan. Lahat yan, parehas na sila ng supply. Okay? So pinakita ko lang na may leak yung isang sirkito doon, or open circuit yung isa, or nag-drop ng supply. Yun, no? Okay pa rin yung display, no? Normal na siya. Okay. So, ayos na siya. Sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na. Final test na natin tong Samsung natin. Naakala natin kanina ay hindi rin natin madali kasi medyo mabigat din ang problema nito. Power on na siya. Yun, no? Lumabas na si Samsung. Yun. Okay na. So, mapapansin nyo, wala na siyang hairlines, ano? Hairlines yung, ano, yung bar lines, wala na. So, clear na yung screen natin. Mula gilid hanggang gitna ay okay na siya. Magaspang lang kasi siya dahil sa naka-audio video tayo. Try natin i-HDMI. Okay, so yan, naka-HDMI tayo. So, mapapansin nyo, yan, no? Ayos na siya, no? Pino na yung screen natin, wala siyang hairlines. Okay, so ang naging problema ng unit na ito, add even or LC1, LC2, nakalagay doon sa tikon niya ay BDD1 saka BDD2. Okay. So, ginawa natin doon, nag-modify lang tayo, ginawa lang natin siyang fix na BGH saka BGL. Tapos, nag-try tayo hang ng mga clock signal natin para pumino yung screen. So, wala, no? Ayaw siya gumanda yung screen pag naghang tayo ng clock signal. Yung pala, ang naging problema niya ay loose yung isang signal ng CKB natin. So, dapat lahat ng supply ng CKB natin dito ay 11.7 or 8. So, ang sa kanya yung isa, yung CKB 6 natin ay naging 8 point na lang, no? So, kulang. Kaya nagkaroon ng problema yung display nito. So nung naayos natin yun, nag-jumper tayo mula sa top board hanggang sa tikon. So nag-normal na yung supply ng CKB 6 natin sa side na ito. So itong side na to ang nag-jumper tayo ng CKB. So ibig sabihin, walang sira na CKB dito. Wala ding sira na CKB dito. Ang naging problema lang ng unit, yung magkabilaan niyang LC1, LC2, or add-even niya, or BDD1 saka BDD2. Yun lang ang may sira sa kanya. So, nung natapos natin yung proseso na yun sa pag-repair or bypass, modify, so nag-normal na yung unit natin. Yun, no? Okay na siya. Pati sa taas, walang naiwan na guhit. Normal. Walang bakat na guhit na naiwan. So, ito, kala mo guhit, ano lang yan, tape. Mayroon siyang tape na naka-tape dito. Normal siya, clear. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.